Again, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So, sa video na to, tayo ay magsosolve ng mga following problems under fluid mechanics. Ito mga problems na ito ay included noong mga nakaraang board exam, either sa civil or mechanical engineering. So, let's start solving for the following problems. Ito ay 10 items. Nunawa itong mga problems na ito na sinusolve natin ngayon o isusolve pa lang natin ay makatulong ng lubos sa inyong pag-review at preparation for your upcoming board examination. So, number 1, solve natin, if the specific gravity of certain oil is 0.82, calculate the specific weight. So, solution, formula for specific gravity is, yan, specific gravity is gamma ng substance over gamma ng water. Equal din po siya guys sa density ng substance over density ng water. So since dito sa problem na ito, okay, hinihingi ang specific weight, automatic gagamitin natin itong equation na ito. So may binigay na SG 0.82, okay? 0.82 ang SG ng oil or certain oil na 'yon. Tapos ang nawawala is specific weight ng substance. So, specific weight ng water, ano pa ang specific weight ng water? 9.81 kilonewton per meter cube. Diba dapat 9.866 yan? Pwede na rin 9.81 kilonewton per meter cube. Okay? So, lipat lang to sa kabila. Okay? Magiging 0.82 multiplied by 9.81 kilonewton per cubic meter. So, yun po yung gamma ng substance or specific weight ng substance. Wala naman sinabi guys kung English unit ang hinahanap. So, we assume dito na diretso na natin ang SI unit. So, multiply lang tong dalawa. 0.82 9.81. Ang nakuha natin sagot is 8. Gamma na substance is 8.044 unit kilonewton per cubic meter. So, that's the answer for problem number 1. We go to problem number 2. Problem number 2, sabi dito, what is the value of the surface tension of a small droplet of water 0.3 millimeter in diameter which is in contact with the air if the pressure within the droplet is 561 Pascal? So, solution, formula for surface tension. Surface tension, yan, denoted by sigma rin. Diba sa statics may sigma tayo? Dito, sigma natin sa fluid mechanics is yung surface tension. Equal siya guys sa formula na pressure, okay, times radius over 2. Okay, substitute. Surface tension, pressure mo is 561 Pascal, okay? And then, may binigay na diameter 0.3 mm. So, dapat radius. So, we divide it by 2. Tapos, i-divide mo pa sa 2. Okay? So, ang unit guys ng surface tension is dapat sa SI unit siya ay naka Newton per meter. Okay? Yun yun. Since ito is naka millimeter, i-convert natin to guys into meter para masunod natin ito. Diba ang Pascal is equals to Newton per square meter? Yan yun. So, para mag-complement, ano natin to? I-unit analysis natin to
maging meter to. So, gawin mo dyan. Times ka dito ng 1,000 mm sa denominator. Yan. Magiging ganyan, 1 over 1,000. And then, so neglect to guys, kasi ito lang naman yung, ano, yung conversion. Yan. Yung value niyan. So, iba Pascal, lagi Newton meter squared. Yan. So, may meter squared ka dito, cancel, yung isang M, kaya matira N over M. Surface tension, ipit natin, 561 times 0.3 divided by 2 times 1 over 1,000 divided by 2. Lalabas natin dyan is 0.0421 Newton per meter. Yun ang value ng ating surface tension. Okay? So let's go for problem number 3. Okay? Problem number 3, compute the capillary depression for mercury in a glass capillary tube 2 mm in diameter if the surface tension of mercury is 0.514 Newton per meter and theta is 140 degrees. So, solution. Ano nga ba ulit ang formula for capillary depression? So, kung ating matatandaan, kung depression or capillary rise man yan, formula niyan is yung height, syempre, equal sa 4, multiply sa surface tension, times cosine theta over gamma ng fluid, okay, times the diameter. Yun yun. Tapos sabi, capillary depression. So, ibig sabihin, yung theta mo na 140 is yung gap siya between the meniscus. Diba, halimbawa, ito yung tube. Tapos, halimbawa, ang fluid mo is nakaganyan. Yung theta na tinatawag, guys, is yung gap na yon. Okay? Yan. Tapos, meniscus to. So, yung pagitan nun, yung angle nun is yung theta. Yun yung binigay na 140 degrees. So, solve na natin. Okay? Substitute lang. 4. Okay? Tapos, surface tension, 0.514 Newton per meter. Okay? Multiplied by cosine 140 degrees over gamma. Okay? Gamma ng mercury. May binigay na specific gravity. May binigay ba? Wala. So, dapat alam natin dito sa point na to ng specific gravity ng mercury. Okay? Kasi kadalasan binibigay din sa board exam or kung hindi, dapat alam natin 13.6 SG ng mercury. So, SG ng mercury 13.6 na minultiply sa gamma ng water. Okay? Diba standard natin water pag sa liquid? So, 9.81 okay, kilonewton meter cube. Pero since ito naka-newton to, convert natin to into newton itong kilonewton na to. 1 kilonewton, 1,000 newton. Diameter, 2 mm. So, yung mm, convert mo into meters. Okay, cancel out the appropriate na units sa dapat ma-cancel. Kilonewton, tanggal. Ano pa? Newton. Okay, millimeter. And then, ano pa? Naka-meter cube to. Okay, cancel isa. Meter squared na lang. Cancel tong isa, meter na lang. Kaya ang unit ng capillary depression mo ay naka-meters. Okay. 4. Okay.
5.14, cosine 140, 13.6, 9.810, 2 over 1,000. Lalabas dyan, okay? Masyadong maliit yung value dahil nakameter, negative 5.902 times 10 raised to negative 3 meter. So, kung sa choices guys, naka-millimeter lahat, dapat pala hindi na rin natin minultiply sa 1 over 1,000. Pero since ito napakaliit ng kanyang value, naka times 10 raised to negative 3. So, itong sagot na to, multiply natin sa, saan? Sa 1,000. Okay? Para maging millimeter. Nakita natin dyan, naging sagot is 5.902 millimeter. Bakit negative? Dahil, sinabi sa problem, capillary depression. Okay? Pag negative, capillary depression. Pag positive, capillary rise. Okay? So, let's go for problem number 4. So, problem number 4, a barrel contains 0.150 meter layer of oil floating on water that is 0.30 millimeters deep. If the density of the oil is 600 kilogram per cubic meter, what is the pressure gauge or gauge pressure at the oil-water interface? Okay? So, naman natin kapag ganyan ng mga vessel, lagi ang ginagamit na pressure is gauge pressure. Okay? So, solution. Okay? Formula for pressure kapag involved sa fluids. Rho, density, gravity, height. Okay? Rho, GH. So, sagutin natin. May binigay na density 600 kilogram per cubic meter. Okay? G, ano yung G na gagamitin mo? Ang G dyan is, again, yung 9.86 pero gawin natin 9.81. Okay? Unit, meter per square second. Okay? Yung height mo, sabi dyan, is, ito nga ba, na 0.30? No, hindi po yan ang ating gagamitin. Ang gagamitin mo is, yung 0.150 layer of oil. Kasi yung oil yung suspended doon sa loob. Okay? Yung height na 0.150. Okay? Ano mga magka-cancel na unit? Tingnan natin. So, dapat diba ang pressure is nakakilopascal or pascal man yan. Wala namang binanggit dito kung anong unit ng pressure gagamitin. So, we assume na magiging pascal na lang yan. Kung sa board exam, guys, multiple choice, mag-unit analysis kayo sa bawat system units, ko English o SI. Tapos, makikita nyo kung anong maging kapares na sagot sa choices, yun ang inyong shade. Okay? So, magka-cancel dyan, guys. Yes, yung isang M, kaya magiging M squared na lang to. So, unit nyan is kilogram meter per second squared. So, diba ang kilogram meter per second squared equal sa newton? 1 newton yan. Tapos, multiply pa siya sa 1 over M squared. Kaya, magiging units nyan is newton per square meter. Solve natin. Pascal yung equal nyan. Okay. 882.9. So, ibaba lang natin siya dito. Yan. 882.9 newton per square meter or pascal. Okay. So, yun yung sagot natin for problem number 4. Okay, we go to problem number 5. What is the pressure of 8,000 feet below the ocean surface? So, solution. So, pressure again sa fluids. Pressure. Diba meron tayong rho GH?
equal din siya sa gamma height. Okay? So, dito, pressure ng hiningi. Tapos, ocean surface. SG ng gagamitin natin. SG ng seawater. So, dapat alam na natin ang SG ng seawater. So, SG ng seawater is 1.03. Okay? Ito yung gagamitin natin na i-multiply sa gamma ng water para makuha yung gamma ng seawater. Okay? Kaya, para makuha ang pressure SG ng seawater na minultiply sa gamma ng tubig na minultiply sa height na 8,000 feet. Okay? So, substitute 1.03 gamma ng tubig 9.81. Okay? Pero naka-fit ito. So, ang gagawin, yung gamma ng tubig na naka-English. Pero, dahil na-input ko na, na SI unit ito, itong naka-fit, gawin na lang natin ito na SI. Okay? Para di magulo. 9.81 kilonewton per cubic meter. So, 8,000 feet. Okay? 1 meter. 3.28 feet. Cancel, feet. Magiging kalalabasan niya dapat dito ay kilopascal. Kung SI unit. Pero guys, nasabi ko nga kanina, kung sa board exam to, na question, tingnan nyo yung mga units. Kung karamihan is English unit, mag-English unit kayo na solving. Kung karamihan is SI, mag unit analysis kayo ng SI. So, gawin nyo rin sa kada system of units para masure nyo na tama yung magiging kasagutan ninyo. Okay? So, pressure, kilopascal, kasi kilonewton per square meter na lang yan. Matirang squared dito. 1.03, 9.81, 8,000 times 1 over 3.28. Lalabas is 24,644.63 kilopascal. Okay? Ito yung sagot sa problem number 5. Kung hiningi is English unit, convert nyo na lang to into English. Diba? Multiply ka lang naman dyan, limbawa ng 101.325 kilopascal para mag-cancel yan. Tapos, ito sa taas, 14.7 PSI. Okay? Ganun lang ang special conversions niyan. Kung PSI ang hiningi. Okay? And then, lalagay mo na lang doon naka PSI. So, next problem tayo. Problem number 6. Again, kung titingnan natin, capillary rise ulit ito. Estimate the height to which water will rise in a capillary tube of diameter 5 mm. The surface tension is 0.0728 and the contact angle is 0 degree. So, yung contact angle, sinabi ko na kanina, yung sa meniscus mo, tsaka dun sa surface ng iyong tube. Solution, height is 4 times surface tension cosine theta over gamma times diameter. Okay? So, height is 4 times surface tension 0.0728 unit newton per meter, okay, times cosine ng 0 over gamma ng tubig. Gamma ng tubig is, again, gawin na natin naka newton, 9,810 newton per cubic meter times diameter, binigay, 5 millimeter. Okay? Check natin. So, naka-meter ito. Ito, naka-cubic meter. Gawin natin, gawin millimeter dapat itong
height. Pero pinakamadaling solution is i-multiply mo muna dito sa 1 over 1000 para mag-complement sa meters muna lahat. So, automatic. Cancel tong dalawa. Tira dito, meter. Meter na lang dito, isa na lang. Cancel lang, newton. So, magiging sagot mo muna naka-meter. Tapos, i-convert mo na lang sa millimeter para mas madali. Okay? So, solve muna natin na naka-meters. 4 times 0.0728 cosine 0. 9810 5 times 1000 raised to negative 1. So, nalabas dyan sa'yo is 5.937 times 10 raised to negative 3. So, convert into millimeters times 1000 mo ulit. So, mag-isagot mo is 5.937. 5.937 millimeters. Okay? So, ganun lang kasimple mag-unit analysis pagdating sa fluid mechanics. So, let's go for problem number 7. Problem number 7. Compute the capillary depression for mercury in glass capillary tube 7 millimeters in diameter if the surface tension of mercury is 0.514 newton per meter and theta is 180 degrees. So, titingnan natin 180 degrees, medyo ano na siya, medyo flat na siya dun sa iyong yung gap between the surface ng capillary tube and ng water. So, ito ay ano lang naman, theoretically lang naman, sa totoong buhay nila naman ata halos na theta na maabot na 180 pagdating sa yung gap natin. Okay? O yung contact angle na tinatawag. 180 solution. Okay? Capillary depression. Height yun. So, 4 surface tension cosine theta over gamma diameter. 4 surface tension mo 0.514 newton per meter times cosine, okay, 180 over yan, divide natin sa yan SG na mercury 13.6, okay, times gamma ng tubig 9810 newton per cubic meters times the diameter na 7 mm. Again, para mas madali, convert mo to into meters. 1000 mm, 1 meter. Okay, cancel out. Tapos cancel out ito, newton. Cancel out yung dalawang meters. Matira meter. Angat. So, H mo muna ay magiging meters, tapos i-convert na lang natin into mm. Okay? Capillary depression, so dapat negative. Magiging sagot natin. 4 times 0.514 cosine 180. 13.6, 9810, 7 divided by 1,000. Nalabas dyan is negative 2.201 times 10 raised to negative 3. Tapos, gawin natin millimeter na negative 2.201 mm. Okay? So, yun yung ating capillary depression. The answer for problem number 7. Go to problem number 8. A rigid container is closed at one end and measures 8 inches diameter by 12 inches long. The container is held vertically and is slowly moved downward until the pressure in the container is 15.5 psia. What will be the depth of the water surface measure from the free water surface? So, solution.
Okay? Ang gagawin natin dyan is, syempre, hinahanap dyan from the free water surface, diba? Yung depth. So, assume natin, o itong gagamitin natin formula, so pressure inside, okay, equal siya sa pressure ng water mo plus the atmospheric pressure. So, ganun lagi guys yung computation ng pressure pag sa container, okay? Consider mo yung pressure ng fluid na nasa loob tsaka pressure ng atmospheric pressure yung nasa itaas sa surface, okay? Kaya, itong pressure ng water mo equal siya sa gamma ng water times height. Yun. Tapos, nagayon natin, pressure inside the container is 15.5 PSIA. Okay? Yan yun. And then, pressure ng water. Gamma ng water sa English unit is 62.4 pound force per cubic feet. Okay? Tapos, conversion upang maging inches ito. 1 foot per 12 inch na naka-cube parehas. Hindi mag-cancel out itong cubic foot mo. Matira is pound force per cubic inch. And then, syempre, hinahanap yung height. Yun dito galing. Tapos, i-plus mo na yung atmospheric na 14.7 PSIA. Okay? Canceling out the necessary units, dapat ang height mo dyan is naka-inches. Diba? Kasi dito, diba mag-cube to, para maging PSI to, magka-cancel dapat yung inches na dala nito. So, ibig sabihin, yung H mo, yung unit niya is dapat naka-inches upang maging PSI din to at mag-complement dito sa dalawa. Okay? So, 15.5 okay? Minus 14.7. Yung sagot nila na 4 over 5 yan, divide mo sa 62.4 tapos 1 over 12 cube. Makuha mo dyan is 154 inches. Okay? That's the answer for problem number 8. So, ganun lang kasimple mag-analyze ng mga problem under sa pressure. Okay? Yung gamma height na yan na tinatawag. Consider mo yung pressure ng fluid mo tsaka atmospheric pressure pag sa container. Okay, we go to problem number 9. A 0.5 diameter window has its center 3 meters below the water surface. Determine the force acting on the window considering the window is submerged vertically. So, solution. So, hydrostatic force, diba, sa submerged bodies natin. Formula for hydrostatic force is gamma, okay? Okay, gamma ng fluid o water, tapos area times h-bar. So, yung h-bar, diba, mula dun sa, ano, sa center, alimbawa, yung ano mo, body mo, ito. Mula dun sa center na ito, kakount yun yung h-bar na yun, is, di ba, limbawa, ito yung ano, ito yung water surface mo. Yung counting no ng h-bar, ito yun. Yan po ang ating h-bar. Mula sa water surface or sa liquid surface hanggang dun sa center ng body na nakasubmerge. Okay? So, solving for the force, gamma ng water, again, 9.81 kilonewton per cubic meter. I multiply sa area, okay? Area mo, since diameter ang binigay, as center, ibig sabihin, pwedeng circle yung window, circular. Kaya, pi over 4, diameter, 0.5,
m squared. Okay? Dito natin sa baba, times h bar mo is 3 meters. Canceling units. Diba? Cancel to, cancel to, cancel to. Matira, kilonewton. Kaya force mo dapat naka kilonewton or naka newton. Kuha mo dyan, 5.779 kilonewtons. Okay? Kung hindi sa problem na ka-newton, convert na lang natin into newton. Since 1 kilonewton is 1,000 newtons. Okay? We go to the last problem. Problem number 10. Atmospheric pressure of 101.325 kilopascal will be supported by how much weight, how much height of mercury, which is binigay na yung SG niya, or specific gravity na 13.6. So, solution. Okay. Height, siyempre, hinihingi. Dito siya manggagaling. Sa formula ng pressure is equals to gamma height. So, height is pressure over gamma. Therefore, height, yung pressure mo, 101.325 kilonewton per square meter over gamma ng tubig or gamma ng mercury rather, 13.6 multiply sa gamma ng tubig na 9.81 kilonewton per cubic meter. Cancel, kilonewton, cancel yung dalawang yung square meter, matira yung m na isa, aangat. So, height mo is naka-meters. Okay. Lalabas is 0.759 unit meters. So, ganun lang kasimple mag-solve yung following problems under fluid mechanics. So, magkakaroon po ng part 2 itong video tutorial na ito on how to solve past board exam problems in fluid mechanics. So, stay tuned lang kayo guys. Hoping na kayo ay naka-antabi pa rin sa mga susunod na video na aking upload regarding sa mga subjects gaya ng fluid mechanics upang kayo ay matuto at may apply nyo sa inyong nalalapit na board exam and syempre sa inyong aralin sa school. So this is Engineer John Bigia. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to comment down below kung kayo may mga katanungan. And don't forget to subscribe to my channel upang kayo ay updated. Maraming salamat and God bless.